What's up, mga kakogs? Una-una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa inyo dahil 500 subs na tayo! Sadya na kayo, hindi ko maitago yung kasiyahan ko. Maraming salamat sa pagtangkilik sa akin at sa aking channel. Maraming salamat sa support ang binibigay nyo sa akin. Lalo akong namomotivate na mag-ensayo, magbigay informasyon at ipashare kayo sa pamamagitan ng video. Kung wala kayo, hindi natin maabot tong 500 subs. Ito na, road to 1,000 na tayo. Malayo-layo pa ang ating lalakbayin. Marami pa ang ating mga aahunin. At sisikapin kong gumawa pa ng mga video. At marami pang vlogs para sa inyo mga kakogs. At gusto ko rin magpasalamat, lalong-lalo na kay Rachel Gamboa at Jurichelle Luna. Salamat sa pag-motivate sa akin at salamat sa lahat. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please like, share and subscribe. And paklik na rin yung notification bell. Ta-ding! Para updated ka sa mga videos natin. Welcome! Sa panibagong episode ng Jeprong Padyakulero. Kung mapapansin nyo, hindi tayo naka-helmet ngayon at saka hindi tayo naka-jersey. Dahil nag-day off ako ngayon. Sa episode na to ay tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng HUD sa inyong mga video. Lalo na sa mga kapadyak nating nagbablog. Ang HUD ay ang heads up display. Ito yung mga nakikita nyo, mga status bar. Yung mga life bars, yung mga mana bars. Madalas itong makikita sa mga PlayStation games, PC, mobile games, at marami pang iba. At dito sa ating cycling vlogs, ito naman yung makikita nyo. Yung speedometer, yung heart rate natin, yung elevation, yung grade, yung inaakyat nyo. Yun. Marami kasing nagtatanong sa akin kung paano ko ginagawa. And I want to share to all of you mga kakogs kung paano ito gawin. Ito yung mga kinakailangan mo para sa paggawa nito. Cellphone. Magsisilbing pang record nyo sa inyong ride, sa inyong mga activities. Ako naman, yung ginagamit ko ay Garmin. Garmin Forerunner 935. Ito yung ginagamit kong pang record sa aking mga activities. Action cam. Laptop. Garmin Veer at yung Strava. Number 1 app for runners and cyclists. Note pala mga kakogs, ginagawa ko pala tong tutorial video na to para sa mga walang Garmin Veer tulad ko. Alternative way to kasi may Garmin Veer talaga na camera. Yun talaga automatic na nakalagay na yung data nung ride mo dun sa kamerang yun. Let's start. Step 1. Isaksak nyo ang GoPro nyo sa inyong laptop. Lumitaw na yung mga files. Ito na mga kakogs. Nakasaksak na yung ating action cam. Hero 8 Black. So, joke lang yung nag-day off ako kanina. Nag-ride ako. Ito yung mga clip na nakuha natin kaninang nag-ride tayo. Nag-ensayo ako kanina sa Eco Park. At kumuha ko ng mga clips. Ito na, magsisimula na tayo. Una, gawa kayo ng new folder. Kunin niyo yung mga clip na nakuha ng inyong action cam sa inyong ride. Then, copy. I-paste mo ngayon dito sa new folder. Ayan, nagka-copy na. Habang naghihintay tayo, punta ngayon tayo sa Garmin Veer. Ito palang Garmin Veer mga kakogs. Free software siya na ma-download sa internet. Bukas na yung ang ating Garmin Veer. Tapos, buksan naman natin ngayon yung Strava. Mag-login naman tayo ngayon. Nandito na tayo sa homepage ng Strava. I-point mo ngayon yung cursor mo dito sa following.
pindutin mo, tapos your activities. Lilitaw ngayon yung mga activities mo. So, yung ride natin kanina ito. Today at 5:24 a.m. Pindutin mo ngayon yan, yung activity mo. Then, punta ka dito. Dito sa tatlong circle na to. And then, pindutin mo. Next step ay, pindutin mo yung export GPX. Ang GPX pala yung Global Positioning Metrics. Ang Global Positioning Metrics ay data na nakuha nung Strava nung nag-ride kayo o yung mga activities nyo. And then, i-right click mo yun to, show in folder. Kunin nyo yung GPX file at i-drag nyo sa new folder nyo na ginawa. And then, next step ay punta kayo sa Garmin Verb. And then, import clips and photos. Punta kayo ngayon dun sa ginawa nyong folder. Yan. Then, for example, ito. Tapos, import only. I-right click nyo nyan yung in-import nyong clip. Then, create video. Then, pindutin nyo to. Then, punta kayo dito sa editing. Kung mapapansin nyo, nakabaliktad itong clip natin. Kasi yung action cam ko, nakabaliktad para aerodynamics. Aero is everything, di ba? Then, rotate 180. Then, punta na kayo ngayon dito sa G-Metrics. Dito ngayon, papasok yung kinuha nating file sa Strava. Then, pindutin nyo yung on my computer. Then, browse. Then, lalabas ngayon yung new folder na ginawa natin kanina. Then, pindutin nyo. Yan. Then, yung makikita lahat ng nakuha niyang data. At yung time. Yan. Today is 12:14:2020. Nagsimula ako nung 5:24 a.m. hanggang 6:19 a.m. Then, pindutin mo yung use this log. Automatic na siyang magsisync dito sa ating clip. O, diba? Ang galing. And then, punta kayo dito sa overlays. May mga templates dito na pwede nyong pagpilian. Tulad nyan. May speedometer na agad siya. Tapos yung heart rate nyo. Tapos yung track. Tuturuan ko kayo para maglagay ng mga gauges, graphs. Dito nyo yung gauges. Then, dito lilitaw yung mga pipilian nyo. Yan, speed, pace, time, sensor. Yan. Punta tayo ngayon dito sa speed. Maraming pagpipilian dito ng mga design ng mga speedometers, mga kakogs. For example, ito. Tapos, i-drag nyo ngayon to dito. Yan. And then, kung gusto mo pa maglagay ng mga data, tulad ng heart rate, pindutin mo ngayon to. Yan. Lalabas lahat yan. I-drag mo ngayon dito. Yan. Punta tayo sa graphs. Yung elevation, for example, drag nyo nyan dito. Kayo ang magde-decide kung anong design yung gusto nyo. Maglagay ulit tayo. Yung grade naman. Yan. Kung ilang percent yung gradient ng lugar. Makita nyo dyan. Yan, negative 4. Pababa siya ngayon. Yung appearance, pwede nyo rin palitan kung anong gusto nyong kulay. Yan. For example, ito white. Yan, red. Balik, tapos na kayo maglagay.
Ngayon, pindutin mo na yung export para makita mo yung clip. Kikita nyo din yung file size dito. Then export. Tapos na yung rendering ng nating clip. Ang sarap manood ng nakikita mo yung speed mo, di ba? Doon na nagtatapos yung ating tutorial video kung paano maglagay ng HUD o speed sa inyong mga video vlogs, mga kakogs at mga idol. Sana may natutunan kayo, sana naiparating at naipaliwanag ko ng maigi yung paglagay ng HUD sa video. Kung meron kayong katanungan, comments at suggestion, i-leave nyo lang sa comment box sa baba. At doon na nagkatapos yung ating episode, mga kakogs. Kita-kits na lang sa daan. Ride safe. At peace out.